Bakit may sounds? Nabili ko palang ito klase relay, may sounds. Ay, ginoong gagmay. What's up mga pare ko? Welcome back ulit dito sa channel. And ngayon nga pala magdi-DIY tayo. So magpapalit tayo ngayon ng LED bulb para sa flasher at saka LED relay para gumana yung mga LED bulb natin sa flasher. So doon sa mga hindi nakakaalam, yung fundament nga pala ay halogen bulb pa yung mga flasher bulb niya. So need mo rin palitan ng LED relay o yung flasher relay para gumana yung mga LED. So ngayon nga pala bago tayo mag-start, itatry muna natin siyang kabitan ng LED bulb nang hindi pa nagpapalit ng LED flasher relay. Kung gagana ba siya. So yun, baklasin lang natin and then yun, kabit natin itong LED kung gagana. Okay. Gusto ko nga rin palang ihabol na yung procedure nga pala na to ng pagpapalit ng LED bulb ay pwede ito sa lahat ng motor. Hindi lang dito sa motor na to, pwede ito sa mga motor na halogen bulb pa yung flasher bulb. Kaya okay na okay ito para sa lahat. So hindi lang to para dito sa motor na to. So baka kasi isipin nyo na kung gusto nyo magpalit ng LED bulb para sa flasher ay basta nyo lang papalitan. May mga need pa tayong palitan. Kagaya nga nitong LED flasher relay. So yun. Let's go. So ayun mga pare ko, babaklasin ko lang tong halogen bulb na to. So hindi ko na rin babaklasin yung mga fairings. Ang gagawin ko, dukutin ko na naman. Ayan na naman tayo sa dukutan. Ayan. Pala, may gusto lang din akong ipaalam sa inyo. Yung DIY natin ngayon is for tutorial lang. Hindi talaga to yung tunay kung ikakabit na LED. Kasi, yan, makikita nyo, kulay puti siya. So, alam naman natin na yung mga flasher ay kailangan kulay orange o kaya dilaw. So, yung video na to for tutorial lang para makita nyo kung paano magpalit ng LED bulb. At saka yung mga kailangan natin gawin o kailangan natin palitan. So ito, disregard nyo na lang yung kulay. Ayan, baklasin natin to. Ito kagandahan kay Bitoy. Accessible lang siya sa lahat. Pwede lang siyang dukutin. Ayan. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. So ito na, natanggal ko na. Ito na yung bulb. So palitan natin siya ng LED. Ayan. So, yun mga pare ko, nakikabit na natin yung LED bulb, balik natin. So, try naman natin ngayon. Yan, mga pare ko, nakikita nyo, hindi nagbiblink yung LED. Yan. So, try naman natin palitan yung likuran ng LED kung magbiblink na siya. Okay? So, ayan mga pare ko, palitan naman natin yung sa likuran. So, kagaya ng ginawa ko kanina, dudukutin ko lang ulit yung bulb. So, ayan, tanggal na siya. Then, kuha tayo ng bulb. So yun, balik naman natin siya ngayon. So yun mga pare ko, napalitan na natin siya ng LED. So flasher natin ngayon. Ayan. Makikita nyo, hindi siya nagbiblink. Napalitan na natin sila parehas ng LED bulb, pero bakit di pa rin siya nagbiblink? So sa ganyang paraan, di pala talaga gagana yung mga LED bulb gamit yung stock flasher relay natin. So, need natin palitan to. So, ngayon, ang papalitan naman natin itong LED flasher relay. Okay, tara dun sa harapan. Ayan mga pare ko, nandito na tayo sa harapan. Tanggalin naman natin itong cowling na to. So, talagang need natin tanggalin itong side mirror at saka itong crossbar para matanggal natin to.
So first time ko lang mababaklas to, tong cowling na to. Okay. Ganyan lang natin tong side mirror. So mga pare ko, bakit nga pala tayo magpapalit ng LED bulb? Siyempre, ang LED, more brighter, less consumption sa baterya. So, kailangan din, pag nagpalit tayo ng LED bulb, halimbawa dito sa flasher, gagamitin din natin itong kasing kulay na rin. Hindi tayo gagamitin ito ng pula, ng puti, or ng blue. Basta gamitin lang natin orange o kaya dilaw. So, para legal pa rin. Para iwas sa bala na rin sa kalsada. Baka kasi palitan nyo na naman ng kulay blue, kulay red dyan. Siyempre, hindi flasher yun. Bawal yun, mga pare ko. So, yun, baklasin na natin. Natanggal ko na. Tanggalin ko lang yung mga bolt sa gilid. Nakalimutan ko nga pala sabihin na nandito yung flasher relay sa loob. So nandito siya kaya ako ito binabaklas. O dun sa ibang motor, the same lang din ang procedure. Magpapalit lang din tayo ng flasher relay na 4 LED. Depende kung saan nakalagay sa motor nyo yung flasher relay, dun yung kukunin. Okay. Sunod, yung bolt dito sa ilalim, tatanggalin nyo. So, kagaya nitong sa akin, ang meron ako, mahabang screwdriver, ang gagawin ko, tinanggal ko yung pinaka-handle nya. Yan. Then, yan. Pwede ko na siyang tusukin pag ganun. Siyempre, diskarte lang yan. Kasi pagka sinama mo yung handle, hindi mo mapipihit dahil mahaba masyado. Okay, tanggal ko na siya. Alright. So, sunod, dito yung tatanggalin. So, hindi ko rin alam kung paano tanggalin to. Kasi nga ngayon ko lang din tatanggalin. So, bahala na. Yun, mga pare ko, natanggal na. Tanggal na yung cover nung speedometer. Then, tanggalin naman natin to. Itong cowling mismo. Tanggalin natin itong side mirror adapter. O yung side mirror extension. Kasi tatama dito. Okay. Para mas madaling tanggalin. Ayan. So gaya nung sinasabi ko sa inyo, hindi ko rin alam paano tanggalin to. Silipin lang natin dito sa loob. Kung ano yung mga dapat natin asikwatin. So, sa nakikita ko, mukhang madali lang naman. Yun. Natanggal na natin siya. Ayun, mga pare ko. Nandito sa loob yung flasher relay. So, yun ang tatanggalin natin ngayon. Yan. Madali naman pala tanggalin. Kasi nandito to sa manubela. Ayan. Uy, labo. So, ayan, nabunot pa. So, ito yung flasher relay na stock. Ayan, mga pare ko, dahil sa natanggal na natin siya, pwede na natin try itong LED flasher relay na meron tayo.
Ayan, ito yung stock Mitsuba. Ito naman yung ipapalit natin KSR. Ay naku, bakit kasi nandito to sa loob? Di bale, ayan. Kabit natin itong LED plus relay. So yun, moment of truth, try. Bakit may sounds? Napili ko palang LED plus relay may sounds. Ay ginoong gagmay. Yay! Ay sauce! Bakit may sounds pala to? So yun mga pare ko, narinig nyo naman yung nabili nating LED plus relay ay yung may horn. So yun, tanggalin na lang natin yung horn nito para magamit. Para di naman masayang. Yung tanggalin ko lang yung horn. Ayan nga mga pare ko, tanggalin na lang natin yung horn. So madali lang naman tanggalin yung horn nito. Baklasin lang natin siya. So yun, pwede nga kamayin lang to. Yan. Yan, nakita natin. So yun mga pare ko, may wire siya. Yung wire ng horn. Gagawin lang natin, puputulin lang natin lahat yan. Hindi man sinabi ng tendero sa tindahan. Pero okay lang. Kaya pala medyo may kamahalan din. Okay, putulin lang natin yan. So yun, andito yung horn, putol na. Ayan, balik lang natin ulit. Okay, gagawa naman ng paraan yan eh. Okay. O, diba? 20 seconds lang. So, try natin mga pare ko kung okay na. Yun! Yan, adjust lang natin. Yan. Gumagana na yung LED bulb dahil pinalitan na natin ng LED plus relay. So kahit anong kulay ng LED bulb ngayon mga pare ko, pwede na siyang magamit. So ayun, babalik ko lang itong LED plus relay dun sa loob. Okay, ayos. Yan nga pala, wala na rin siyang tunog. So ayun mga pare ko, naibalik ko na yung LED plus relay sa loob. And then so follow up question, gagana ba yung LED plus relay kung stock bulb na yung kakabit natin o yung halogen bulb, gagana ba siya? So yun, try naman natin ngayon. So ito yung kabila, hindi ko pa ito napapalitan ng LED. So ito yung pagganahin natin ngayon. So yun mga pare ko, yun ang kagandahan ng LED plus relay. Mapa stock bulb man siya o yung LED, gumagana siya. So walang problema yon. Doon nga pala sa LED plus relay, meron din tayong mabibili na LED plus relay na merong control. Ito yung may control ng speed nitong pag-blink. May mabibili kayo nun. Kung natatandaan nyo, yung may control na LED plus relay, ginamit ko naman siya para sa rapid horn ko dati. So yun, tinanggal ko lang dahil iba na yung busina ko. Pero gamit kayo ng may control kung gusto nyong nakokontrol yung speed nito, yung pagka-blink niya. So yun mga pare ko, halimbawa magkakabit kayo ng hazard switch, yung pinapalit lang dito, pupwede na kayo magpalit kasi LED plus relay na yung nakakabit sa inyo. So pupwede nyo nang magamit yun. So, ayun lang mga pare ko. Maraming maraming salamat sa panonood. At I hope na nakatulong na naman itong tutorial na ito para dun sa mga hindi alam or walang idea kung paano o mapapagana ba nila yung LED bulb dito. Yan. So, yun yung mga kailangan natin. LED bulb din. LED plus relay para maipalit nyo. So, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At yun, kita-kita ulit tayo sa susunod na DIY. Thank you.